Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota ALTIS 2009 model. Ang problema po nito, medyo malakas sa gas at magaspang po yung tunog ng makina. Kaya ang gagawin ko po ito mga boss, lilinisan ko po yung solenoid valve niya at yung filter. Tatanggalin ko po muna itong engine cover niya dahil ito po ay makakaabala pag nagbaklas ka po ng solenoid valve. Una po, bunutin ko muna itong socket wire ng solenoid valve. Ayan po. Ipipress nyo lang po yan. Pagka-press nyo, sabay hilahin nyo po. At syempre, kasama po dyan sa tatanggalin nyo is itong belt ng alternator. Kailangan pong alisin po yung belt ng alternator dahil yung alternator po, ililis nyo ng kaunti para maluwagan nyo po yung tornilyo ng solenoid valve at ng filter. Naiipit po kasi noon. Ayan, natanggal ko na po. Sa pagtanggal naman po ng belt, madali lang. Meron po yan, tensioner belt adjuster. Lagyan nyo lang po yun ng number 19 na socket wrench or box wrench, tsaka nyo hilahin. Luluwag na po yun. Nakita nyo naman po sa video. Tapos, pwede nyo na pong luwagan itong number 12 na bolt dito sa alternator. Tatanggalin nyo rin po yan mga boss. Tapos, yung sa ilalim nyan, meron po number 14. Sa number 14, ayan po yung ina-adjust ko na. Ang gagawin nyo lang po dyan, luwagan nyo lang po yan, hindi nyo po kailangan tanggalin. Kasi ang gagawin ko po dyan is ililis ko lang ng konti itong alternator. Ibubuka ko siya para maipasok ko lang yung yabing gagamitin ko or yung tools na gagamitin ko. Number 10 po yung tools na bolt dyan na nakakabit sa solenoid valve. Yan. Pag naluwagan nyo na po, pwede nyo na po siyang kamay mga boss. Maluwag lang naman po yan. Ayan po. O ayan. Yung bolt niya, number 10. Sa pagtanggal po boss, gumamit po ko ng basahan niya kasi medyo mainit. Tapos galaw-galawin nyo po siya, paikot-ikot. Sabay dahan-dahan nyo pong hilahin. Ganun po ang style na gawin nyo mga boss. Ayan o. Dahil nga po napuputol po yan. Tapos meron po yan sa pinakailalim niya. Ayan po. Ayan po yung pinakakap ng filter or strainer. Kailangan po yung linisin dahil nga sa nagbabara din po yan. Medyo ano lang po yan, masikip, kaya ginamit ako po siya ng extension. Number 8 po yung allen wrench na gagamitin nyo dyan. Medyo masikip lang po yung position dyan mga boss, pero tsaga-tsaga lang, may kon ka pa rin naman eh, may espasyo ka pa rin naman para makapagluwag eh. Medyo mainit lang kasi kaya umaano ako eh, may iwas-iwas ako eh. Kasi nga, tinis ko po muna ito bago ko po ito kalasin. Inalam ko muna kung ano ba problema. Napansin ko nga, magaspang yung andar at sinabi niya pa medyo malakas sa gas. Kaya sabi ko, dito muna tayo sa solenoid niya at sa filter. Lilinisan ko po muna yan. Ayan po yung filter niya. Ayan po, marumi na po talaga siya. At ito naman po yung solenoid valve niya. Sa paglilinis po lang solenoid valve, gamit po kayo dyan ng carburetor cleaner. Ako kasi pag ako naglilinis yan, yung mga butas-butas na po yan, ayan po yung pinagtutuunan ko talaga, binababarang ko po yan. Hindi ko na naipakita sa inyo, pinunasan ko po maigi ng basahan pa yan, kaya pumuti ng ganyan yan. Kung gusto nyo naman makita kung gumagana po yan, may positive negative po yan, pipitik po yan kapag ikinabit nyo po sa baterya. Ganoon po. At dito naman po sa strainer niya, kailangan nyo rin po yung linisang maigi. Importante po na malinis din po yan kasi part din po yan ng solenoid valve. Kaya nga kung mapapansin nyo, binabad ko pa po yan pati yung cup niya para sigurado po kung malinis bago ko po ikabit. Sayang naman po kasi kung tinanggal ko na rin lang tapos di ko pa lilinis ang maigi, mababaliwala po yung trabaho. Baka mamaya isang linggo lang andyan na naman, pangit na naman yung andar niya. Diba? Kaya kailangan pag nag-release po kayo, talaga may kasama rin yan na pagtitiis eh. Yung magsusumikap ka rin talaga eh. Ayan, katanya, linis na niya oh. Ganyan po ang gagawin nyo sa pagtatrabaho. At pag okay na po, pwede natin isunod itong cup niya. Yan po, binabad ko rin po yan. Kaya kunting spray na lang po yan, malinis na siya. Diba? Tingnan nyo, habang naglilinis ka dun sa isa, dapat nakababad na yan. Tingnan nyo, ang linis. Diba? Ganun lang po naman gagawin nyo dyan pag naglinis kayo. At pag okay na, pwede nyo na po ibalik itong filter niya. Pag binalik nyo po yung filter mga boss, itutusok nyo yan sa butas yung yung filter. Yan. Siyempre, bago ko yan ikakabit, sigurado naman ako sa sarili ko, nilinis ko muna yung mga butas na yan. Hindi ko na po naipakita sa inyo.
Lahat po ng ginagawa ko bago ko nagkakabit, nililinis ko po yan, labas loob, para sigurado ako. Ngayon, pwede nyo na po siya higpitan kapag nailagay nyo na ng maayos. Sa paghigpit naman yan mga boss, hindi naman sobra-sobrang higpit eh. Dahil meron naman po yung washer eh, na maglalak po siya para wag pong magkaroon ng leak. At ito naman po yung solenoid valve, yan. Nilagyan ko po muna ng langis yan mga boss, yung o-ring niya, tsaka yung pinaka-body para hindi po mahirap ipasok. Kita nyo, ang dulas niya lang ipasok. Ano lang naman po mga boss? Sa paglilinis niyan mga boss, kayang-kaya nyo, kayo lang sa bahay nyo. Basta tignan nyo lang po yung procedure ng paggawa ko, pwede na po yun. Hawak po kayo ng basahan para dahan-dahanin nyo lang pag pinipihid nyo, pag binubunot nyo. May malambot lang kasi yan nung tinanggal ko mga boss, kaya yun, kung makikita nyo, diba, kanina, saglit ko lang. Eh, ganyan talaga, basta on time ka nagpapalit ng langis eh. Hindi ka todong iba, sobrang tigas na. Kasi nga, yung langis, pag tumitigas, nagiging carbon po yun eh. Kaya ayun, nagpapaskip dyan. Ayun po yung number 10, nakita nyo, kinakabit ko na po yung bolt nya. Ihigpitan ko na po yan mga boss, number 10. Pwede po kayong gumamit dyan mga boss, yung socket wrench with extension. O kaya kung meron kayong ganito, yung L-type na socket, ayan, pwede rin po yan. Yan nga ginagamit ko eh. At pag okay na, okay na po lahat, pwede mo na po ibalik itong alternator. Sa pagbalik naman po ng alternator mga boss, dalawang tornillo lang naman po yan. Yung isa naman, di mo tinanggal, yung nasa ilalim, niluwagan ko lang naman po yun. Kailangan mo po luwagan yung sa alim mga boss para magalaw mo po yung alternator. Sa pagkabit naman po yan sa ng alternator, yung number 12, madali lang naman, kamay mo lang naman. Tapos gamit ka po ng combination wrench, socket wrench, box wrench. Mamili ka na po ito, ano yung gusto mo na makakaluwag para sa'yo. Ayan po yung sa ilalim, number 14 po yun. Para po hindi gagalaw-galaw yung alternator, kaya dalawa talaga yan. Sa ilalim, tsaka sa taas. Ayan. Number 14 lang na sakit mga boss, panghigpit mo ron. Tapos pwede mo na po ibalik itong pan belt. Sa pagbalik naman po ng pan belt, hilahin mo lang po yung adjuster dyan sa tensioner eh. Ayan o, hinihila ko po yan eh. Nakita mo po kanina, di ba? Hinihila ko. Tapos siguraduhin mo nakakapit sa bawat ipin. Yung belt, check mo muna siya maigi. O pag okay na, o ito, didrain ko na po yung langis. Kasi diretso change oil na po yan eh. Papalitan ko na rin po ng langis. Hindi naman dahil naglinis po ako ng solenoid valve, kaya ako mag-change oil. Kailangan ko na rin po i-change oil itong sasakyan. At para makita nyo kung paano ko siya chinisol na rin. Number 14 po yung drain plug nyan. Ganyan lang naman po gagawin mo. Number 14 na drain plug. Tatanggalin mo po yun. At ibinalik ko rin po siya kaagad. Kahit na medyo may patak pa. O may tulo pa. Kasi gagamit po ko dyan ng ordinary oil. Yung ordinary oil po, ayun po yung gagamitin kong pang-flushing. Para sa akin kasi, ayun ang magandang panlinis. Tatanggalin ko po yung cup niya, yung engine cup, lalagyan ko po na yung budo, op, lalagyan ko na po itong flushing oil na gagamitin ko. Ang ginagamit ko po pang flushing mga boss, ordinary oil, hindi po ako gumagamit ng chemical. Kasi dyan sa ordinary oil, mas sigurado po ako eh, na wala siyang masisira. Unlike sa chemical na kakabaka-baka doon, kasi medyo matapang po yun. Hindi ko naman sinabing pag gumamit ka noon, makakasira agad. Pero mas the best talaga dun sa sigurado ka na hindi makakasira. Ito nga ang ordinary oil. Yan. Pag okay na, nalagyan nyo na po ng ordinary oil. Takpan nyo po ulit. At pag nilagyan nyo na po yung takip, pwede nyo na pong paandarin yan. Papaandarin ko po yan ng 5 minutes mga boss. At after po ng 5 minutes, papatayin ko po yung makina para i-drain po ulit. Maganda po kasi sa ting mag-change oil kayo, gamitan nyo po siya ng pamplashing kahit na yung pinaka-ordinaryng langis lang. At least kahit papano, malilinis po. At pag okay na po, i-drain ko na po ulit yan. Number 14 po yung drain plug nyan. Gagamit po ko ng combination wrench na number 14. Ayan.
pag naluwagan ko na po yan, gagamitin ko ng putong kamay ko para pangluwag ko na ng tuluyan at tanggalin po yung tornilyo. Ayan. Nakakita nyo at paano, di ba? Sobrang dumi pa rin. Itim pa rin yung kulay niya. At habang nagpapatulo pa kayo, pwede nyo na pong tanggalin itong oil filter niya. Ayan. Sa pagtanggal naman po ng oil filter, kailangan meron po kayong oil filter remover or oil filter wrench. Yung oil filter wrench ko kasi na seatbelt po yan. Improvise ko lang po yan. At pag naluwagan nyo na mga boss, di ba? Patuloyin nyo muna siya konti. Pag konti yan ang tumutulo, kamayin nyo na. Si tutulo pa po yan pag tinanggal nyo po yung filter eh. May tutulo pa rin po yan eh. Pansinin nyo kapag gumamit ka ng pamplashing na langis, di ba? Malabnaw na yung tutulo na langis. At least kahit pa paano natanggal po yung lapot niya. Siyempre, huwag nyo kalimutang punasan yung pinaka-base. Yung lagayan ng oil filter para sigurado. Medyo tumabingi po yung camera ko. Pasensya na. Ito po yung oil filter niyan. Ang part number po niyan is 110. At bago nyo po ilagay yung oil filter, mga boss, huwag nyo kalimutan dampian ng konting langis yung pinaka-o-ring niya. Para hindi magaspang ilagay. Pwede nyo po yung higpitan ng kamay nyo. Pwede kung malakas po kayo. Pero pinapakita ko nga po sa inyo kung paano po ang magandang procedure. Siyempre, gagamit ka po ng oil filter wrench. Pero pwede rin po yung higpitan nyo lang ng kamay nyo. Yan. After po yan, punasan nyo po ng malinis na basahan para maganda po yung trabahong ginagawa nyo. Ganon din po ito mga boss. Sa oil pan nya, after nyo mapadrain, wala nang tumutulo, pwede nyo na pong ilagay itong drain plug nya. Number 14 po yung drain plug nyan. At pag nailagay nyo na, pwede nyo na po siyang higpitan ng combination wrench or box wrench. Pwede rin socket wrench. Sa paghigpit mga boss, huwag naman yung pakong-pako gagawin nyo ha. Yung sobrang-sobrang higpit, baka malustrid naman yung tama lang. Hindi naman yung tatakas eh. Pag okay na, gamit po uli kayo ng imbudo at isalin nyo na po itong langis. Ito po ang laman po nito, 2009 model na ALTIS. Eksakto po dyan yung 4 liters. Sinukat ko po yan sa dipstick. Halos kulang pa nga ng kaunting, kukulang pa nga ng kaunti. Hindi pa talaga siya pumerpek sa dipstick niya. Kasi pag pin-under mo pa po yan, pupunta pa po yan yung ibang langis niya sa oil filter. Pangalawa, medyo malaki po yung oil pan nito. Hindi katulad po ng iba, 3.7 lang, 3.5, mga ganun. Pero itong 2009 model, eksakto po dito yung 4 liters. Pero lagi nyo pong tatandaan, pagbe-base po talaga kayo ng tamang sukat sa dipstick. Ako kasi sa lahat ng pinapakita ko sa mga video ko, sa dipstick po ako nagbabase. Hindi po ako nagbabase sa ito laman yan, ito ganito laman. Hindi po. Sa dipstick po ako mamabase. Kasi pag nag-change oil ka, hindi ka naman sure kung na-drain mo lahat eh. Kaya ang pinaka-the best, sa dipstick ka bumase. At pag okay na po, pwede na po natin paandarin itong makina. Ayan na po yung final. Ayan, ma-under na. Before ko po ito ginawa kanina, medyo maingay po makina niyan kung ikukumpara niyo po ngayon. Kasi nga po sa pagkakalinis ng solenoid, bulb, at nung filter, malaking bagay po yun. Kaya kung may ganito po kayong klase ng ALTIS, ipalinis niyo po rin yung solenoid bulb niyo at yung filter niya. Maganda rin po yun para medyo tumipid po sa gas. At ito po, sinusukat ko na po yung langis. Ayan po siya. Eksakto po siya sa pangalawang tuldok. Muli po mga boss, maraming salamat po sa panonood. Sana po meron po kayong natutunan kahit kaunti lang. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko kung maaari.